Yun! Hello mga Archipips! At nandito tayo ngayon sa National University Manila Campus College of Architecture at pupulsahan natin na kanilang event ang Awanggan 6. So kung ready na kayo, let's go! The 6th edition of Awanggan, organized by the NU Architecture Student Council, was held last March 4, 2024 with the theme Exploring Sustainable Advocacy in the Digital Age at the NU Annex 12th Floor Multipurpose Hall. In the morning session, may series of talks delivered by remarkable guest speakers discussing revolutionized sustainability with technology. They highlight the importance of technology in achieving the Sustainable Development Goals in architecture. In the afternoon, NU Manila College of Architecture recognized the hard works of all the students as they gained their spots on the Dean's Listers last term of the academic year 2023-2024. This event also held fun activities, raffles, entertainment, speeches, and awarding ceremony that make this event extra special. Yun. Okay, so mga Archipips, kasama natin ang ASC dito sa NU Manila at kikilalanin natin sila. Tumulol pa ako. Kikilalanin natin sila. Okay, starting with... I'm RC Gagama po, Events Director of ASC. Alright, next. So, I am Daniel Joseph Vicente, Public Relations Officer ng ASC. Nice. Okay. So, hi, I'm Erica Saliba. I am the Vice President for External Affairs of ASC. Nice. Okay, next. Hello po, Neil Dorado po, Secretary po ng ASC. Okay, ang pinakamatangkad sa kanilang lahat. Hello po, good day. I'm Jomari Caldez Morate and I'm the Director for Publications ng Architecture Student Council. Okay, so ito na, patapos na yung second term. So ito na yung last na event nyo, no, for second term. Oh, may tanong na lang muna akong una. So ano, kamusta itong, ano, Awanggan? Awanggan. So, kamusta yung preparation nyo sa Awanggan so far? Natawa. Yun yung preparation nila. Okay naman is an understatement. Ano yun? Please expound. Sobrang tiring ng naging preparation for this. Pero sobrang fulfilling na natupad siya ngayon and successful siyang natapos. Yes. O, palakpakan naman dyan. Diba? Successful natapos. Okay. So, ikaw naman. So far, ano, kamusta yung event? Natuwa ka ba sa kinalabasan? So, syempre, natuwa ko. And I'm proud sa team namin kasi na iraos namin yung Awanggan kahit na parang ang busy namin sa mga subjects namin sa ACADS and especially lalo na ngayon na finals week and nagawan pa rin namin ng paraan yung mismong event, ayun. Yes, at ito pa, siya yung nag-direct sa amin sa video shoot, ayan. At grabe, ilang millions na ba yung views? Ano, yung isang episode po nags 17,000 views as of now. Then yung isa na mga episode is 10,000 views. Nice, very good. Ayan, great job. Ayan, isa ko dun. Abangan nyo, ayan, panoorin nyo. Okay, so ikaw naman, ano yung favorite part mo dun sa Awanggan? Kanina, napanood ko siya ng buo eh. Ano yung favorite part mo dun?
yung awarding po ng Dean's Lister kasi po ano, fulfilling po siya like after all no po ng hardships namin ng last term. Yun po na-awardan, ganun po. Parang ang rewarding po niya sa feeling. Kaya yun po. Nice. Okay. Actually nakakatuwa kasi ang daming na-awardan, 'di ba? At nagulat ako sa numbers kasi sabi nang gagaling pala ng mga taga-Enyo Manila kasi ang daming Dean's Listers. Ayun na nga. Ang dami, hindi ko masabi. Kasi dati naalala ko mga top 10 lang. Ngayon parang naka-line up sila doon. So nakakatuwa. Okay, so ikaw naman kuya. Okay, so ano yung unforgettable experience mo ngayon sa Awanggan 6 na tama? Yes. 6 na Awanggan 6. Ano yung unforgettable experience mo? For me po yung ano, yung stress po talaga. Stress talaga unforgettable? Na-trauma po. Trauma yung... bakit unforgettable yan? Ano po, sir, kahit po onti lang po yung kumikilos, pero na-arous pa rin po namin yung event ng Successful Saka Maganda. Ah, nice. Okay. Okay, palakpakan nyo naman yung sarili nyo. Actually, natutuwa ako sa inyo kasi final season nila. And yet, di ba, nakapag-ano sila, execute sila ng event katulad nito, yung Awanggan. Okay, so ang finale. So, ito na lang. Sa tingin mo, dito sa Awanggan 6, ano yung parang message na pwede mong i-impart sa mga nanonood ngayon? Ano yung message ng Awanggan 6? Since po yung theme po ng Awanggan 6 is exploring sustainability through digital age, ayun. So right now kasi we're living in an era where technology talaga is being used specifically sa architecture field po and sa mga different fields din. And through this Awanggan 6 po, lalo na po yung mga nakuhang speakers po talaga magagaling. Yes, and kahit po nandito po ako sa registration area, nagagrasp ko pa rin po yung mga knowledge and napaka-fulfilling siya. Fulfilling niya in a way na, alam mo yan, hindi ka lang natututo sa loob ng room, kundi din sa mga events. And at the same time yon masaya kasi yung mga knowledge na gusto mong ma-acquire is na-share din sa ibang mga taong need din nila ng awareness na gano'n. Ayan po. Yan. Okay. So, napaka-jumpack ng event nyo. Okay. So, ito na lang. Last na lang. Thank you sa sagot na yon. Ang ganda. Ano, complete na sentence na lang. O, ganito. Madali lang to. Usong-uso to ngayon. Alam na alam. Alam nyo rin yan, yung mga nanonood ngayon. Masaya. O, ito lang. Madali lang to. I'm an architect, of course. Of course, minsan 48 hours akong gising. Okay. So, ito. Next. I'm an architect, of course. Of course, lagi akong puyat. Pero, hawig ah. Yan. I'm an architect, of course. Of course, every day dapat may coffee. Coffee is life. Actually, sinswero ko yun dito minsan. I'm an architect, of course. Sabi ko mag-crab. Actually, ayan, yung mga nasa likod ng camera, relate dyan sa sinabi mo. Yan. Okay, I'm an architect, of course. I'm an architect. Of course, hindi lang drawing architecture. Ayan, hindi lang drawing. Okay. Thank you, ASC. Thank you, guys. Thank you. Yun. Okay, so mga Archetypes, kasama natin walang iba kundi ang nanalo sa Mr. and Miss National University at walang iba kundi si... I am Patrick Marquez. Ayan, so siya yung nakakuha ng ito ng grand, or naman term doon, yung pinaka-title. Yung crown ng Mr. Enyo talaga. Okay, so ito yung tanong ng bayan. So, kamusta yung feeling ng nanalo ng ito? Kasi alam ko, sa College of Architecture, parang sa matagal na panahon, ayan, hindi tayo nananalo, lagi mga runner-up. And ngayong taon, ayan, nasungkit natin ang pinaka-title. So, anong feeling, Patrick? Actually, nung una, nakakatuwa po. Kasi ano, tawag dito, palaging sinasabi na na-break mo na yung curse, ganito ganyan. But at the same time, pressure na rin. Kasi, ano eh, yung, dala mo yung pangalan ng college. Eh. So, you really have to put a good facade para sa tao na rin. Okay. So, dun sa competition, naramdaman mo ba na parang maiuwi mo yung crown nung gabing yun? Actually, ano, 50-50 sir eh. Kasi, talaga? Nung una, kinakabahan, but then pagka nakarampa ka na sa stage, pagbaba mo, wala na lahat. So, sa Q&A talaga nagkakatalo eh. And nung nakasagot naman ako na maayos, I think I knew na mapapanalo ko siya. Actually, nakita ko yung sagot
nasagot mo, winner na. Hindi ko rin akalain na ang ganda ng pagkaka deliver and yung wordings talagang napaka maiksi niya pero napaka malaman. And kung ako rin yung judges na, talagang ikaw na. And dun sa competition, ano yung mga, bukod dun sa Q&A, kasi dun siya talagang nag-excel. Bukod sa Q&A, ano pa yung mga favorite part mo sa contest? Actually, yung teamwear po. Yung teamwear namin ethnic Filipino warriors. Ah, sakto, kasi sumasayaw ka. Oh, sumasayaw po ako ng folk dance. Ng folk dance. So, forte ko talaga yun. Doon ko na-all out yung presentation. Gusto ko maiba ako kasi pag sinabi nila ethnic warriors, mga nakabag, gano'n. Eh, gusto ko ako. Nag-isa ko nag-Muslim na warrior. So, nag-stand out siya, which is, nakuha ko naman yung reward na best in team wear. Nice. Ito naman, personal kong tanong to. Kasi nung tinitignan ko na yung mga photos mo, sabi ko, grabe ang lupit ng glam team. Ang lupit ng glam team ni Patrick. So, sino yun? Ang ganda ng outfit mo. Ano po? Pagdating sa outfit, yung iba doon is hiram, yung iba upcycle lang. Tapos, yung ang pinagkagustusan ko po is yung formal attire, which is kinuha pa namin kay Sir Jeboy Ramos, my designer. Nice. Tapos, for glam team naman po, for the face, kay Kuya Tonton. So, first time nila akong i-handle that time and natuwa ako kasi nag-blend talaga yung makeup sa mukha ko. Hindi ako nagmukhang gray sa stage. Ang ganda, ang ganda. Kahit photo pa lang yun, parang ini-imagine ko na siya sa live na talagang iba ka nung gabing yun. Yes. Parang sabi nga po nila nag-glow yung itsura ko sa stage, which is nakakatuwa. Naman. Kasi siyempre, hindi lang talent ko yung may expose. Talent din ng makeup artist, glam team, and also the designer itself. So, it's really flattering. So, bravo. Ayan. And ito na yung pinaka-last na question. Since naipanalo mo na at nasungkit mo na ang pinaka-title, ano yung message mo naman sa mga archipips natin na parang nilulook forward nila na someday is maging katulad ka nila at may uwi din, di ba? Anong gusto mong message sa kanila na gusto rong pasukin yung ginawa mo, Patrick? Sa una, hindi po talaga ako candidate dapat. Parang we're looking for other people. So, I tried to message them, my friends na may balak din talaga nung simula pa lang. Pero sabi kasi nila, busy kasi may plates. Yun yung nire-reason nila. So, hanggang sa last day na ng pasahan ng application, pinilit na ako ng president namin, sige ako na lang. So, solicitation na lang ginawa namin para makapag-ipon ng funds. And masasabi ko lang na, we always have a way kung gusto, di ba? Kasi ako gusto ko talaga nung simula, pero pinili ko na ibigay sa iba kasi why not? Baka mas gusto nila. So, nung nakagawa naman kami ng paraan, kahit wala kaming pera, nakagawa naman ng paraan, napagsabay ko naman siya along with plates, nakakapagpasa naman yun ako. Talaga yun eh, no? Oo, parang time management lang din kasi it doesn't take too much time for you to present yourself on stage. It's just parang reliever na din kasi ang hirap na yung puro plates ka lang lagi eh. Di ba? Ang hirap na puro aral, di ba sir? Sabi niyo sa talk before, parang express mo din yung sarili mo outside education. So, yun talaga, parang don't worry about plates too much kasi mababurn out ka dyan. Yes. Ayan. Naalala ko lang, may secret ka bang gustong i-share dun sa ginawa mo sa contest? Or first time mo ba yun? Or nagko-contest ka na talaga? Nagko-contest na po ako before. So, title holder niya din ako sa iba pa. Ah, okay. So, baka may secret kang gustong... Actually, ito ha, matagal na itong kasabihan. Oh. Pero before ako umakyat sa stage, yung mga runners ko naglagay ng piso sa bulsa ko. Ah, talaga? Ay, sa bulsa, sa matos. Oo, sa talampakan. Doon na gumanda yung performance. Talaga? As in, so ever since talaga pagka sasalang ka sa sasalang stage. Sasalang na may piso lagi sa... Ano yun? Pati sa ko. Pati sa ano, pag nag-host ka, ganun din. Ah, pag nag-host naman po, hindi. Wala na. Kasi sanay na ako sa audience pag nag-host. Okay, so ito na lang. Complete the sentence na lang, Patrick. I'm an architect, of course. Of course, lagi akong puyat. Kita niya eye bags. Man, hindi na natatago ng makeup yan, sir. Ayan. Okay. So, thank you, Patrick, for having us. Yun. Okay, mga Archipips, patapos na yung video natin. So, nakita natin yung ganda ng Awanggan, di ba? Full pack yung kanilang event. So, merong may nag-talk, may nag-speech,
At syempre, pinaka-favorite ko doon is na-recognize nila yung mga top students ng National University College of Architecture. At eto pa, mga lupit, na-invite ang Cheers for Architecture para sumuporta sa event na yon. At sa katunayan nga, ito yung kanilang plaque of appreciation para sa atin. Kaya shoutout sa inyo, Architecture Student Council, para sa plaque of appreciation na to. Yan. Oh, di ba? Ang ganda mga Archipips. At syempre, sa event na yon, nagkaroon kami ng merch display. So, ito yung merch display namin. Makikita nyo sa inyong screen. Another memorable event na naman ang nasaksihan natin mga Archipips. At syempre, sinama ko kayo kasi ako ang inyong poging arkitekto pero hindi perfecto, Louis Vito. O, di ba? Okay, kasi dito sa ating channel, we celebrate art, design, and architecture. Pati mga symposium at recognition day, katulad ng Awanggan 6, ay sineselebrate natin sa ating channel because we believe that architecture is for all. So with that, cheers for Awanggan 6 and cheers for architecture! Cheers for architecture! Cheers for architecture!